Kasama ko po ngayon si Ma'am Eva Montero. Siya po ay pang number 2 daw ng kanyang kinakasamang si Benjamin Montero, basketball referee ng UAAP. Correction, hindi lang 5 ang chicks ni Mister, but 8. Paano niyo po nakilala itong si Mr. Montero? Sa Las Piñas po, nagre-referee. Niligawan ka niya? At opo. Pero hiwalay na po siya talaga sa asawa niya. At that time, ilan po yung naging anak niyo? 3 po. Tapos ngayon, ma'am, hindi na siya nagsusuporta. Opo. Bakit daw po? Tuloy-tuloy naman kanya katrabaho bilang referee at malaki naman kita niya. Ngayong napangasawa niya ngayon, ayaw nang magbigay pag tumatawag yung mga anak ko. So yung mga anak niyo tumatawag dito lang po ang ano, sa kanyang present na kinakasama? Opo, kasi yun po ang contact na nila. Ayaw na pong pahawakan sa tatay nila yung cellphone. Kaya yung babae ang nakokontak niya. Ito yung bago niyang kinakasama, ito yung pang-8. So lahat itong 8 na girlfriend niya, may mga anak siya? Yan pong sa huli, wala. Sa una, meron? Meron po, 2. 2, tapos sa'yo? 3. 3, 5. Sa pangatlo? 1. 6. Pang-4. 1. 7. Tapos? 1. Tapos na sa 2, wala. Mag-ingat po kayo, pagmasdan niyo po yung mukha niyan, ha, si Mr. Montero. Kasi po, 8 na ron yung girlfriend niyan. Pag mahilig kayo manood ng basketball, at na nakita niyo po yan, nag-referee, at kayo po iniligaw-ligawan, alam na this. Mr. Montero, magandang hapon po, sir. Andito po si Ma'am Eva. Kawawa naman po yung 3 anak nyo sa kanya. Pakisuportan na lang, sir. Dahil kapag hindi, sir, kayo po ay mababawsi. Kasi po, kinukuha namin yung mga bata sa kanila. Kinukuha ko po. Okay. Tapos iano ko dun sa mother ko, and then ako rin po yung mag-ano ng financial nila. Okay. Ayoko po lang kasi magbigay sa kanila. Kasi po, yung may asawa po kasi siya na hindi ko malaman na baka gamitin niya dun sa ano. Pero yung mga bata po, pinapapunta ko sa amin pag may kailangan. Okay. Sir, sandali sir ha. Ito sir, para malinaw. Okay. Meron po kasi tayong batas na kapag ang mga bata below 7 years old, dapat mapunta sa nanay kustodiya. Okay. Now, on top of that, kayo po hindi kasal. And then the mother is still alive, eh dapat talaga sa nanay kahit na yan po ilampas na 7 years old. Baka naman pwedeng sustentahan mo yung mga anak mo. Hindi naman kailangan kuhanin mo yung 4-piece ninyo. Sandali lang. Ang inaano kasi namin, yung 4-piece, hindi naman para kuhanin yung para sa bata yon. Sa bata nga? Kaya tawa kasi iba. Baka mamaya, kuhanin mo yan. Nasa game kasi ako eh. Kaya hindi ko muna maano, kung pwede lang. Gusto mong kuhanin yung 4-piece, Mr. Montero? Gusto po namin kuhanin yung kasi para lang doon sa mga bata. Kasi yung ginagamit nila sa pangupa ng mga bahay nila, sa bahay niya, sa asawa niya. Sir, sir, makinig ka. Sir, ang 4-piece ay inaprubahan para doon sa mga bata at wala kang karapatan ni Katiting na para ipakialaman niya at kalikutin. Hindi mo na problema yon. Kung meron mang ganong klaseng issue, kung totoo man yan, well, ang may karapatan niya na para tanggalin yung 4-piece sa kanya is the DSWD. Yan yung pong tamang ahensya at hindi ikaw. You don't decide for her, for the children when it comes to 4-piece. Sir, ito sir. Ito sir, sigurado ako magde-decide for the children. Ikaw sir ay kakasuhan namin sa bawsi para ikaw ay makulong sapagkat hindi ka nasusuporta. Sir, ganda na lang po gawin natin sir. Para matapos na po yung ano niya. Pag may kailangan yung mga bata, papuntayin mo sa bahay. And then ibibigay ko po yung dapat yung kailangan sir, ng sir, mga bata. Sir, hindi sir eh. Hindi sir eh. Hindi ganun na maging setup. Ganito po, kailangan sir, regular kayo magbibigay ng support sa mga bata or else ikaw po sir ay mapuposasad kasi ididimanda ka sa bawsi. Sisiguraduhin ko na yung kaso iaakyat sa judge hanggang sa yung warrant ay may issue at kasama kami kapag ikaw ay pinusasan. How is that? Okay sir, okay sir. Pag-uusapan pa po namin yan sir kung ano. Hindi sir, dapat ngayon pa lang sir, gusto ko yung commitment mo dahil sa pagkatapos po nito, kami po ay pwede nang dumiretso sa korte ngayon po mismo after this news. At sir, on top of that sir, tatawagan namin ng UAAP at sasabihin namin yung mga kabulastugan mo para ikaw ay masibak bilang referee doon. Hindi po yata ang kaanoan niya, kakagipitan yata yung inaanon niyang babae niya, sir. Hindi ko naman po tunay na asawa yan, sir. May tunay na ibang asawa yan. Hindi nga tunay na asawa kasi 8 ngayon hindi mo tunay na asawa eh. Ano bang agimat meron ka at bakit pinapatulang ka ng napakaraming kababaihan? Pero yung mga bata, sinusuportahan ko yan, sir. Alam niya yan. 100 pesos lang ang binibigay mo kay Jovens pa. Sa panganay mo pa. Paano yung dalawa? Ayos ka rin ah. Tatlong bata ko, 100 pesos. Sandali lang. Ang galing mo. Ayos. Yung asawa mo ngayon, pagsabihan mo, ang kailangan ng bata, sa bata. Hindi ako nakikialam. Bata lang to. Alam mo, yung time na may mga pasok sila, bagong pasok sila. Bakit pinagpipilitan ninyo? Kuhanin ang 3 anak ko. Kasama ang 4-piece. Eh paano? Masisira lang sa inyo yung mga bata. Ang galing mo. Ang may karapatan doon, mga anak mo, at ang karapatan magpatanggal sa akin dyan, DSWD, kung kinakailangan. Di ba? Alam mo ba? Alam mo ba kung ano yung ano? Sobra ka. Mag-isip ka nga mabuti?
O, sige na, ikaw mag-isip mabuti. Tatlong anak mo, babayaan mo. May anak ka pang maliit, di ba? May dalawang taong ka pang anak mo, eh. Umayos ka. Anong sinasak pinagsasasabi mo dyan? Maraming tumutulong sa akin dahil naaawa sa mga anak mo. Ikaw, naawa ka ba? Wala kang awa, bobo kasi. Wala kang awa. Mas buo ka. Walang awa. Kasi ikaw. Oh, naawa ka ba? Lumaki ang mga anak mo, may sustento ka? Sinasaktan mo mga anak dyan. Galing mo. Yung mga playboy na katulad mo, yung mga ganong itsura, pogi. Pagdating sa loob ng bilibid, ikaw po'y gagawing kabit ng mga preso. Hindi naman po, sir. Ay, pag nalaman ng mga preso, sila Dagol, sila Maximo, sila Peryong, nako, grasa lang katapat mo. Sa condom. Yari ka. Eh, UAAP, tatawagan ko. Wala na po ako dyan sa ano. Well, tatawagan ko lahat ng Basketball Association para hindi ka nakuring referee. Maski na sa mga barangay, sabihin ko. Maski na yung mga kanto-kanto ng mga... Yung mga papiesta-piesta na ano, sir, para, basketball, para matapos, tatawagan sir, ko na para hindi ka na maging referee doon. Para sige. Matapos na po lahat dyan, sir. Oh. Okay, kung ano po yung gusto nila, ibibigay ko. Ah. Kung nakinig ka okay lang sa po, akin na kada game, bibigyan mo yung anak mo, eh ayaw mong maniwala, pasulusul ka, o yan. Sa nag-aaral mga anak mo? Dalawang high school, isang elementary? Tinatanong ko lang sa'yo. Sino ba gumastos na nasa pasukan? O, bakit? Pasukan kung saan ako nagtrabaho, nagko-comity nila ako kahit linggo? Para lang pandagdag? Sorry na lang, sorry na lang. Sir, ganito pang gagawin natin, sir. Magpipirmahan na lang po sa barangay para pag-usapan po yung tamang amount na ibibigay niyo po sa mga anak niyo. Kapag hindi niyo po sinunod yan, sir, korte po sir ang katapat niyo, sir, ha, Sir Benji? Opo, sir. Ito po, nandun kayo para sure na makapag-ano. Kapag hindi niya sinunod, bahala na kayo. Tansyahin niyo po kung magkano dapat ang suporta niya para sa mga bata. Plus, singilin mo yung mga time na hindi siya nagpa-ano. Huwag na po. Yun na lang ngayon. Huwag na. Mabait ka. Yung previous na lang. Kasi alam ko wala naman din kaya eh. Yung present na lang? Opo. Yung lang present. Ang bait mo naman. Kailan po ba huling nakita ng mga bata yung tatay nila? Nung Monday, yung panganay lang. Sabi niya, Papa, pwede dagdagan mo yung pambili ko ng gamot kasi si Mama, side na talaga kasi galing kami doktor. Bili pa namin ng pagkain, pambaon pa namin. Sana magdagdagan mo. Pinapunta, 100 pesos binigay. Lalo siyang nagalit, lalo yung bata. Ayoko na, Mama. Kasya pa to, 100 lang. Tatlo kami. Ayaw na niya pumunta. Ayaw na rin ng bunso. Sabi ko, tama na. Ayoko na. Nananahimik na ako. Kung sabi ko sa kanila, manahimik na kayo. Huwag nyo na lang kaming guluhin. Kung ayaw mong magbigay, magsabi ka na lang para tahimik na tayo. Ayaw. Sige pa rin yung babae. Ano pong sinasabi ng babae mo? Hindi. Wala, hindi na nagre-referee. Wala na kaming kayang ibigay dyan. Eh, nalaman din ng mga bata na isinangla yung bahay. Tapos humingi yung tatay ng 15,000 pambigay daw sa kanila. Eh, nadulas yata. Sabi sa akin, nasan yung 15,000? Anong 15,000? Wala kaming natatanggap na ganyan, wala yung anak mo. Pinaghandaan nyo nga nung birthday, pinatawag nyo. Sino gumastos? Malay ko kako sa inyo, sinong gumastos sa inyo. So nang sinanda yung bahay, ma'am, niwising ko, wala akong binigay ko sa inyo? Wala po. Ngayon daw, pinapagawa. Hindi naman po kasi ako napumupunta dun eh. Kasi para ang magiging datingan yan, ma'am, para kayo pa yung nagmamakaawa sa sustento, ma'am. Sabi na yung mga bata, mama, bahala ka na, gawin mo na, kasi sila nun ang ayaw eh. Ayaw po pumunta dapat? Ayaw ng mga bata. Baka daw mapapakiusapan pa yung tatay. Eh sabi ko, hindi ko na mapakiusapan tatay nyo kasi yung babae at saka si mami, pinagtutulungan na ako. Eh di gawin ko na yun dapat. Ayaw nating aksyonan sa barangay. Kasi yung biyanan ko, sobrang ganyan, hindi ka makakasingit magsalita. Pero itong lalaki nito, ma'am, paano kayo nagsimula nito? Paano nyo nakilala? Mabait naman yan dati, wala akong problema. Mm-hmm. Tapos nung nagka-problema lang ako dyan, nung nasuspindi siya, dati siyang PBA D-League eh. Nung nasuspindi siya, doon nagsimula yung problema. Hanggang sa yung mga bata pinababayaan na. Eh, nagtrabaho ko sa foreigner. Hanggang tinatawagan na rin ako ng DSWD. O, yung dalawa mong anak, nag-cutting classes naman. Tatawagan ko siya. O, ba't mo pinabayaan? Yan na lang ginagawa mo, pababayaan mo pa. Mm-hmm. Kompleto na ako sa inyo nang iniiwan ko sa inyo. Allowance, pagkain, pambaon ng mga anak mo. Intindihin mo, wala. Nagsusumama, hindi na naman umuwi dito si Papa. Paano na naman kami? Ilang taong kayo nagsama nito? 15 years. Paano niyo po ba nauhuli to si Sir na mababae? Paano po? Naiiwan ang cellphone. Tumatawag bigla yung babae. O sabi ko, sino na naman to? Wala yan, wala yan. Tapos katagalan, malalaman mo. Sa Facebook na. Sa Facebook ko na makikita na. Oh, may anak ka na pala dyan. Hindi, wala, wala. Eh, ano to? Nabundis na. O, wala. Sabi ko, wala lang yan. Babae ko lang yan.
Pero sakali ma'am, ito pong mister po ninyo, magulat kayo, nasa pintuan niya ma'am at humihingi ng isa pang pagkakataon. Hindi na po. Ilang beses ko na siyang pinatawad, ayoko na. Uulitin niya po yan ulit, uulitin at uulitin. Huwag pumupunta kayo kay Papa, anong sinasabi? Ronaldo, pera. Malungkot ka kay Papa? Apo. Ano gusto mo sabihin kay Papa? Apo. Mahal mo si Papa? Kunyari, nando si Papa. Kakausapin mo si Papa. Lagi kayong nagugutom kasi hindi nagpapadala si Papa. Hmm? Apo. Sasamahan po namin kayo dun po sa barangay, magkaroon po ng kasunduan. Huwag po kayong mag-alala, ma'am. Uobligayin po natin sila, ma'am, yung dati niyo pong kinakasama na magbigay po ng nararapat po na sustento po para po dun sa mga bata. Pag hindi po siya nagbigay po ng tamang sustento, ma'am, si Idol Raffy na po ang bahala sa kanya. Kakausapin po namin lahat. Magmula po sa UAAP hanggang sa mga barangay liga. Kami na pong bahala, ma'am. Ipapaban po natin siya.